Ophelia, POV. Kamusta ang tulog mo, anak? Tanong sa akin ni Mommy. Good morning, ma'am. Okay na okay po. Komportable po ako. Kayo po, kamusta ang tulog niyo ni Daddy? Hindi po bumalikot si Crystal? Tanong ko sa kanya. Behave na behave ang apo ko. Lalo ng Daddy mo. Natatawang sagot sa akin ni Mommy. Hindi pa rin ba nagbabago si Daddy? Ganun po talaga siguro kapag mahal na mahal ka ng asawa mo. Sabi ko sa kanya. Ikaw anak, kailan ka mag-aasawa? Wala ka na bang balak na mag-asawa? Biglang tanong sa akin ni Mommy. Hindi ko inaasahan itatanong niya sa akin ng mga ganitong bagay. I'm happy now, Mom. Hindi na po siguro. Masaya na ako nakasama ko si Crystal. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Sagot ko sa kanya. Wala na ba talaga anak? Malungkot na tanong niya sa akin. Kung ang feelings ko po kay Handron tinutukoy niyo, wala na po. Wala na ako nararamdaman pa sa kanya. Matagal ko nang binaon sa limot ang pagmamahal ko. Ang isa sa mga pagkakamali ko sa buhay ko. Kung pwede lang baguhin ang nakaraan ay ginawa ko na po. Sagot ko sa kanya. Hinihintay ka pa rin niya. Sabi niya pa sa akin. Huwag na po natin siyang pag-usapan. Ayoko na po maging parte siya ng buhay ko. Pero pumunta ka sa kanya kagabi. Hindi ko inaasahan na malalaman niya. Wala akong sinabihan na pupunta ako kay Handro. Kaya napaisip ako kung paano nalaman ni Mommy. Nag-usap lang po kami. Sagot ko na lang sa kanya. Kilala kita. Kung balak mo saktan ang damdamin niya. Please anak, hayaan mo na lang siya kaysa saktan mo. Walang magandang maidudulot ang paghihiganti. Wala kang peace of mind. Kaya sana ngayon pa lang tumigil ka na. Piliin mo na lang ang tahimik at masayang buhay. Saad niya sa akin at lumabas na siya dito sa kusina. It's too late, ma'am. Nasimulan ko na kaya tatapusin ko to. Saad ko't mabilis kong tinawagan si Handro. Gusto ko siyang paglaruan at saktan kagaya ng ginawa niya sa akin. At sisiguraduhin ko na akong magwawagi sa huli. Wala nang atrasan to. Wala nang puwang sa puso ko ang awa para sa kanya. Sa kanila ni Monica. Wala na akong pakialam bastang alam ko lang ay makaganti ako sa kanila. Ilang taon ko itong pinaghandaan at ayoko nang masayang lang ang lahat. Lihim ako napangiti dahil ang bilis niyang kausap. Nagluto ako ng pagkain na dadalhin ko sa kanya. Talagang binigay kong best ko para makatotohanan itong ginagawa ko. Para magawa kong nais ko. Pagkatapos ko magluto, umakyat na ako sa kwarto ko para maligo. Nagbabad ako sa bathtub ng ilang minuto bago ako nagpasyang umahon. Paglabas ko sa bathroom ay nakaupo sa kama ko si Crystal. Ang ganda-ganda talaga na anak ko. Mommy, are you leaving? Where are you going? Tanong niya sa akin. Baby, may pupuntahan lang ako. Sagot ko sa kanya. Where's po? Hindi niyo po ba ako isasama? Malungkot na tanong niya sa akin. Okay lang ba kung dito ka lang muna? Hindi kasi pwedeng bata doon. Promise if I have a time, mamamasyal tayong dalawa. Sorry my love, babawi si mami sa'yo. For now, behave ka muna kay lolo, okay? Paliwanag ko sa kanya. Okay po, mami. Can you buy me a pasalubong? I want to try some balut, quick-quick and halo-halo, sabi niya sa akin. Okay po, bibili si mami mamaya. Natatawang sagot ko sa kanya. Ngayon pa lang natatawan ako sa magiging reaksyon niya kapag nakita niya ang sisiw sa balot. Pinugpug ko ng halikang mukha niya dahil ang cute niya talaga. Naalala ko na naman si Allege. Minsan iniisip ko na may pagkakahawig silang dalawa. Pero alam ko na namimiss ko lang siya kaya nasasabi ko na magkamukha sila. Bibo rin kasi noon si Allege at kagaya rin ni Crystal na malambing. Simple lang ang suot kong bestida, lakas makadalagang Filipina. Bumaba ng anak ko at ako na lang naiwan dito sa room ko. Nakatingin ako sa vanity mirror ko. Habang pinagmamasdan kong sarili ko ay naalala kong sinabi ni Mommy sa akin kanina. Ngayon ako nagtataka dahil parang kampi na siya kay Handro. Para kasing may nais siyang sabihin sa akin. Pero mas okay na wala na akong pagmamahal sa kanya para magawa akong nais ko. Para masaktan ko rin siya nang hindi ako nasasaktan. Nang makontento ako sa ayos ko ay nagpaalam na ako sa anak ko. Nagdala ko ng kotse dahil hindi ko nais na ipahatid pa niya ako. I texted him na paakyat na ako sa office niya. Hindi ko alam pero bigla na lang akong kinakabahan sa hindi ko malamang dahilan. Hanggang sa bumukas ng elevator at saktong napadaan si Handro. Mabilis niya akong hinapit at hinalikan sa labi. Nagulat ako nang sabihin niya sa akin na nasa loob si Allege. Biglang kumalabog na malakas ang puso ko. Parang hindi ko kayang tumuloy. Lalo na talam kong nasa loob siya, pero dahil gusto kong ipakita kay Handro na okay lang ako'y pumayag na ako.
Ibang nakikita nila sa nararamdaman ko. Nanghihinang mga tuhod ko habang naglalakad ako. Kahinaan ko noon si Alaj at hanggang ngayon ay kahinaan ko pa rin siya. Kaya gagawin kong lahat para hindi na ako ma-attach sa kanya. Nang magtagpong mga mata naming dalawa ay galit ang nakikita ko mula sa kanya. Nasaktan ako, sapul na sapul ang puso ko na para bang sinasaksak ng maraming kutsilyo. Alaj, I miss you so much. Hindi ko kayang isatinig ang nasa isipan ko habang nakatingin ako sa kanya. Lalo ako nasaktan dahil sa pambabaliwala niya sa akin. Natapos na lang kaming kumain ay natahimik lang siya. Alam ko na iniisip niya may asawa na ako. Iniisip niya na may relasyon kami ni Leonard. Yung sigurong pinupunto niya kanina. Hindi ko alam kung ano pumapasok sa kokote ko para ialok ang sarili kong ihatid niya. Ihatid siya. Nagpaalam muna ako kay Alejandro pero mabilis din akong lumabas para mahabol kong anak ko. Ramdam kong galit niya sa akin pero gusto ko siyang makasama ngayon. Baka sakaling magamit ko pa siya laban kay Alejandro. Alej, wait! Tawag ko sa kanya. I don't need you. Kaya kong umuwi mag-isa. Supladong sabi niya sa akin. Iyahatid kita. Walang emosyong sabi ko sa kanya. Bakit ka pa bumalik? At bakit mo ba ginugulong buhay namin? Masaya na kami pero ito kat nang gugulo na naman. Hindi ko naman ginugulong buhay niyo. Gusto ko lang kayong makasama. Sagot ko sa kanya. Liar. Alej. Malumani na tawag ko sa pangalan niya. Tigilan mo ko sa drama mo. Alam ko na may hidden agenda ka sa amin. Lalo na sa daddy ko. Hayaan mo na kami. Masaya na kami na wala ka. Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng taong paasa. Puno ng hinanakit na sabi niya sa akin. Anak. Hindi mo ko anak. Wala kong mommy. Marina sabi niya sa akin. Sorry. Sorry. Bukal sa puso kong paghingi ko sa kanya ng tawad. Bakit? Bakit mo ginawa niyo sa akin? Bakit hindi mo ba ako mahal? Bakit mo ko iniwan? Bakit mo pinutol ang ugnayan natin? Umiyak na tanong niya sa akin kaya napaiyak na rin ako. Punong-puno ng hinanakit ang bawat tanong niya. Gusto mong malaman ang totoo? Totoo ba talaga o isa na naman sa mga kasanungalingan mo? Tanong niya sa akin. Nawalan ako ng anak. Nawala ang kapatid mo. Nasaktan ako, naging malungkot ako, at lahat ng yun kasalanan ng daddy mo. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Nakita ko kung paano siya natigilan sa sinabi ko, parang hindi siya makapaniwala. Anong sabi mo? May kapatid akong namatay? Tanong niya sa akin. Noong maghiwalay kami ng daddy mo ay buntis ako. Magkakaroon ka na sana ng kapatid, pero pinatay siya ni Monica at wala man lang ginawa ang daddy mo. Sobrang sakit para sa akin na mawala ng anak. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Kaya pati sa akin nagalit ka? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit pati ako? Sigaw niya sa akin. Ginawa ko lang ang sa tingin ko'y tama. Sorry kung nadami ka sa lungkot at galit ko. And now, what is your plan? To take revenge? At ano, pahihirapan mo rin ang daddy ko? Hindi kita hahayaan na saktan mong daddy ko. Alagaan mo na lang ang anak mo't doon ka na lang sa asawa mo. Wala akong asawa at si Crystal anak ko siya pero hindi ko alam kung sinong daddy niya. Nabuntis ako through IU procedure. Wala akong asawa at binalikan kita kasi ikaw ang panganay ko. Sorry anak, sorry kung nasaktan kita. Nasasaktan din kasi ako noon at alam ko na hindi yung dahilan para saktan din kita. I'm really sorry anak, sabi ko sa kanya habang umiiyak ako. Ihatid mo na ako sa bahay kung ihahatid mo ko. Malamig na sabi niya sa akin. Naglakad na kami papunta sa kotse ko at tahimik kami pareho sa biyahe. Hanggang sa makarating kami sa bahay namin noon ay tahimik lang siya. Walang paalam siyang bumaba sa kotse ko. Paglabas niya ay naguunahang pumatak ang luha ko. Nanlalabo ng mga mata ko nga dahil sa masagana kong luha. I'm sorry, Alej. Sorry kung gagawin ko to. Mabilis kong nilisan ang lugar at nagmaneho ako hanggang sa hindi ko na alam kung saan ba ako pupunta. Gusto ko lang bawasan ang bigat na nararamdaman ko. Kinukumbinsi ko ang sarili ko na matapang ako. Na kaya ko to na walang makakapigil sa akin. Hindi na akong dating Ophelia dahil matagal nang patay ang Ophelia ang nakilala nila. Sad ko sa sarili ko at pinunasan ko mga luha ko. I need to be strong. I need to be okay at hindi ko hayaang masirang depensa ko nang dahil lang kay Alej. Nagmaneho na ako pauwi sa bahay. Pero habang pauwi ako ay bigla ako nakatanggap ng tawag mula kay mami. Si Crystal, inaapoy daw ng lagnat kaya mabilis ako nagmaneho pauwi. Nang makarating ako sa bahay, kaagad kong chinek ang kalagayan ng anak ko. Kamusta po siya, ma'am?
Nag-aalala ang tanong ko kay Mommy. May lagnat pa rin, siguro naninibago siya sa klima dito. Malamig ang likod niya kanina dahil sa pawis na pawis. Ayaw magpaawat dahil talagang nakikipaglaro siya sa pinsan niya doon sa labas. Sabi ni Mommy, sabik po kasi siya sa kalaro. Halata nga anak. Sige, bababa muna ako. Ikaw nang bahala sa kanya. Masasanay rin siya dito. Ibang-iba kasi in Canada sa Pilipinas. Nakangiting sabi sa akin ni Mommy. Ngumiti na lang ako kay Mommy. Hinaplos kong buhok na natutulog kong anak. Alam ko na naiintindihan niya ako pero alam ko na darating ang araw na hihilingin niya sa akin na makilala ang daddy niya. Pero hindi ko rin alam kung sino bang daddy niya. Failed ang unang donor ko noon. Ang unang donor, ang kilala ng Mama Rosana pero itong pangatlo hindi na. Dahil sa ospital na ako mismo kumuha ng sperm kaya nabuo si Crystal. Alam ko na kahit ipaliwanag ko ng maayos sa anak ko ay mahihirapan siyang maunawaan ako. Sakitin siya kaya todo ingat at alaga ako sa kanya. Hindi ko kayang nakikitang nahihirapan ang anak ko. Doble ang sakit na nararamdaman ko. Kung pwede lang na ako na lang ang makaramdam ng lahat para sa kanya ay ginawa ko na. Siya lang ang meron ako maliban sa pamilya ko. Sa kanya umiikot ang mundo ko kaya kapag natapos na ako sa ginagawa ko ay aalis na ulit kami. Lalayo kami't mabubuhay ng masaya. Gustuhin ko mang kasama namin si Alan siya alam ko na malabo yon. Hindi ko naman siya anak at wala akong karapatan sa kanya. At alam ko na galit pa rin siya sa akin. Kaya malabo talagang sasama siya sa akin. Tanggap ko na si Andrew ang pipiliin niya, lalo na't nasaktan ko siya at ngayon ay parang masasaktan ko ulit siya. Maghapon kong inalagaan si Crystal, hindi ako umalis sa tabi niya. Mahalaga sa akin na gumaling siya kaya pinapainom ko siya ng gamot sa tamang oras. Medyo bumaba na rin ang lagnat niya kaya medyo nakahinga na ako ng maluwag. Nag-vibrate ang phone ko. Nang silipin ko ito si Mama pala ito kaya kagad ko itong sinagot. Mama, I missed you. Kailan pong eksak na uwi niyo dito? Tanong ko sa kanya. Sorry anak, pero nandito na ako. Sagot niya na ikinagulat ko. Po, nasa Pilipinas na po kayo? Kailan po? Hindi makapaniwala ang tanong ko sa kanya. Kakarating ko lang anak. Sagot niya sa akin. Ang daya niyo mama? Natatawang sabi ko sa kanya. Kita na lang tayo bukas anak. Nakangiting sabi niya sa akin. Sorry mama, si Crystal po kasi. Ano nangyari sa apo ko? Putol niya sa sasabihin ko sana. May sakit po, nanibago po yata sa klima dito sa Pilipinas. Pero bumaba na po yung lagnat niya. Sagot ko naman sa kanya. Kawawa naman ang Crystal ko. Sige, saka na tayo magkita kapag magaling ng apo ko. Kailangan ka niya kaya huwag kang aalis sa tabi niya. Bili niya sa akin. Opo mama, magkita po tayo kapag okay na po apo mo. Sige anak, bye na. Nandito na business partner ko. Doon muna ako titira sa kanila. Parang anak ko na rin ito't mabait din. Single din ito't baka naman matipuhan mo. Natatawa pang saad niya sa akin. Si Crystal po'y sapat na sa akin. Sige na po mama, bye na po't magpapahinga na po kayo. Alam ko pong pagod kayo sa flight niyo. Sige anak, see you soon. Sagot niya sa akin. Pagkatapos naming mag-usap ni mama ay humiga ako sa tabi ng anak ko. Hinayaan ko ang sarili ko na makatulog. Ang buong akala ko ayaw mo sa akin at sa tulong ko. Tanong ng lalaki kay Monica. Alam mo na wala akong choice. Promise me na tutulungan mo ko. Kapag nagawa mo'y gagawin kong lahat ng nais mo, sabi niya sa lalaki. Paano ba yan? Gusto ko ng advance payment. Sabi nito at hinapit ang bewang niya. Gawin mo munang nais ko, matigas na sabi ni Monica. Hindi ko gagawin. Remember, ikaw may kailangan sa akin. Kaya dapat na akong sundin mo. Nakangisi pero may kasamang pang-aakit na sad nito sa kanya. Fine, just do whatever you want. Hindi na hinayaan na lalaking tapusin niya ang sasabihin niya dahil mabilis siya nitong sinil ng agresibong halik. Labagman sa loob ni Monica ay wala siyang nagawa kundi ang magpaubaya. Hinayaan niya ang kinitong labi niya hanggang sa humantong si isang pagtatalik. Mabilis na hinugot ng lalaking sandata niya at nilabas niya sa tiyan ni Monica ang mainit niyang katas. Pagkatapos na makaraos ng lalaki tumayo na ito at sinuot ang kanyang pantalon. Nagbihis na ito para umalis. Asahan mo na mangyayaring nanais mo, my wife. Thank you for this one. Natatawang sabi nito sa kanya. Siguraduhin mo lang and promise me that you will sign the annulment paper. Depende, ayaw mo ba sa akin? Mayaman naman ako at may mamanahin din naman ako. Hindi lang naman siyang may pera, meron din naman ako, sad pa ng lalaki. May pera ka nga pero hindi naman kita mahal. Si Cyrus lang ang mahal ko at wala akong interes sa kung ano meron ka. Me too, hindi rin ako interesado sa'yo dahil si Ophelia lang gusto ko.
masasabi ko na pwede ka ng pagtiyagaan. Pak! Malakas na sinampal ni Monica ang lalaki. Hindi niya matanggap ang sinabi nito. So, may lihim ka palang gusto sa kanya. Mas mabuti pa nakunin mong loob niya para pareho tayong makinabang. Sabi niya sa lalaki. Sure, alam ko na mas masarap siya at mas magaling kesa sa'yo. Bye, my wife. Call me if you need me. Handa na makatang paligayahin. Pagtiyagaan na muna natin ang isa't isa. Tumatawang sabi nito bago lumabas sa hotel room na inuukap pa nila. Ah! Sigaw ni Monica dahil hindi niya matanggap ang sinabi ng lalaki na yun. Pinakalma niya sarili niya. Dahil alam niya na ginagalit lang siya ng lalaki, hindi siya papayag na si Ophelia na naman. Lalo siyang nagagalit sa babae dahil lahat na lang ay itong panalo. Burahin na lang kaya kita sa mundong ito para wala na akong kaagaw kay Cyrus. Kausap niya sa sarili at tumawa ng malakas. Samantala sa bahay ni Leandre, umiyak na pumasok si Alej sa kanyang kwarto. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin siya sa nangyari sa kanila ng mommy Ophelia niya. Gustong gusto niya itong maging mommy. Mahal na mahal niya ito pero iniwan siya nito. At ngayon ay babalik ito na para bang walang nangyari at yun ang hindi niya kayang tanggapin. Mabilis niyang tinawagan ng tita niya. Gusto niya umiyak at ilabas ang sakit na nararamdaman niya sa puso niya. Bumalik na siya, tita. Kausap niya kay Soraya. Galit ka pa rin ba sa kanya? Malumani na tanong ni Soraya. I hate her at mas lalo akong nagalit sa kanya dahil pinaglalaruan niya si daddy. Sagot ni Alej sa tiyahin niya. Alej, don't say that. Hindi mo kailangan magalit sa kanya. Dahil ba sa unborn baby? Totoo ba na namatay ang kapatid ko? Sabi mo sa akin ang totoo, tita. Bakit hindi niyo sinabi sa akin na namatay ang kapatid ko? Sigaw ni Alej. Oo, namatay ang kapatid mo. Pinatay siya ni Monica kaya naging ganun ang mami mo. Dahil nasaktan si ate, Alej. Hindi lang naman ikaw ang nilayuan niya. Ako, hindi rin niya ako kinausap at sobrang sakit nun para sa akin. Masakit sa akin hindi ako kausapin ng tunay kong pinsan. Kaya sana huwag ka na masaktan. Dahil nasasaktan din si ate. Umiiyak na sabi ni Soraya. Anong sinasabi mo, tita? Anong pinsan? Nalilito na tanong ni Alej kay Soraya. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng tita niya. May dugo akong fiero at hindi ko tunay na ina si mommy. Kaya wala siyang pakialam sa akin. Kaya hindi niya ako mahal kasi isa akong fiero. Nakikisama lang siya sa akin dahil sa kayamanan na iniwan ng daddy ko. Umiiyak na sabi nito. Tita, nag-iyak na magtiyahin nang maintindihan na ni Alej ang sinasabi ni Soraya. Hindi na kayang itago pa ni Soraya ang tunay niyang pagkatao. Gustong gusto niya ipakilala ang sarili niya pero natatakot siyang hindi siya tanggapin ng pamilya niya. Lalo na't malaki ang naging kasalanan ng mga magulang niya. At tanging ang kuya Cyrus niya ang nagsabi ng totoo sa kanya. Sa loob ng mahabang panahon ay pinilit niyang itago na alam na niya ang lahat. Tinatanong niya utang na loob sa kinilala niyang ina kahit naramdam niya na hindi siya nito tanggap. Dahil sa kayaman ang iniwan ng daddy niya sa kanya, kaya ganun ito sa kanya. Kaya inako siya nitong anak. Sa kanya kasi binigay ang pinakamalaking parte ng mana. Ang lahat ng kayamanan sa asyenda ay kanya, na ngayon ay unti-unti niyang nililipat sa kuya Cyrus niya. Mabilis na pinatay ni Soraya ang tawag at tinawagan niyang kuya niya. Eto lang ang pwede niyang kausapin. Eto lang ang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Kuya, nasabi ko bigla kay Alan siyang totoo kong pagkatao. Umiiyak na saad niya kay Andrew. Soraya, panahon na para ipakilala mo sarili mo. Huwag ka na magtago pa. Panahon na, ito nang hinihintay natin. Sasamahan kita, ipapaliwanag natin sa kanila ang lahat. Natatakot ako, kuya. Sobrang natatakot ako ngayon. Paano kung hindi nila ako tanggapin? Umiiyak na tanong niya. Tatanggapin ka nila. Ipakilala mo sarili mo sa ate mo. Alam ko na matutuwa siya. Ngayon ay unti-unti namin inaayos ang relasyon namin at alam ko na magiging maayos ang lahat sa atin. Saad ng kuya niya sa kanya. Sana nga, kuya. Sana nga. Sino nga kayang lalaking laging kasama ni Monica? Ano kaya ang gagawin ni Ophelia kapag nalamang may dugong fiero si Soraya? Mapatawad pa kaya ni Alej si Ophelia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.